channel. So for today's video, may i-share ako sa inyo. So I had a collaboration with Hi Native na app. Actually, nakita ko na tong app na to dati at dinownload ko na siya. Hindi ko lang siya masyado nagagamit. Kasi nung nakita ko tong app na to dati, feeling ko magagamit ko siya kapag nag-travel ako. Umaasa ako na sana makapunta ako ng Korea this year. Sana mapag-ipunan namin ni Papa B na makapag-South Korea kami this year. For me, I think malaking-malaking maitutulong nitong application na to. So, bago pa nila ako kinontak, alam ko na yung app na to. Na-discover ko na siya even before. And today, I will be sharing to you yung mga points to cover ng app na ito. Sobrang nag-enjoy ako sa app na to, sa totoo lang. Kasi nga, napaka-helpful niya, napaka-useful niya. Especially sa mga nagta-travel. So, it's basically a travel hack na app, okay? Ito kasing Hi Native, it's an application which contains na 110 languages. Actually, more pa nga 110 plus languages. Tapos, it's a Q&A platform. So, ang ibig sabihin nun is, for example, magtatanong ka, kunyari, hindi mo alam yung tamang pronunciation dito sa language na to. O kaya naman, kung magtatanong ka kung tama ba yung spelling mo or kung anong basa dun sa picture na sinend mo na hindi mo naiintindihan, real-time, merong sasagot sa'yo ng mga native na mga tao na nakatira talaga sa bansang iyon. For example, nasa Korea ka, tapos meron kang nakitang signage, hindi mo maintindihan, picturean mo lang yon, i-post mo dun sa Hi Native na app, pero sasagot sa'yo na native na Korean, kung ano yung basa dun, ano yung pronunciation, and so on. So, depende kung ano itatanong mo, so basically, napaka-useful na tong app na to. Ilang beses ko to nakita dun sa kaibigan ko, kasi nag-travel siya sa Japan, and hindi siya masyadong magaling Japanese at sobrang laki nang naitulong nitong app na to sa kanya. And yun nga, doon ko sa kanya natutunan, sabi ko ganyan, uy, download ko nga yan. Kahit na hindi pa naman ako mag-abroad or wala pa naman akong plano mag-travel, but hopefully South Korea this year. And dinownload ko na siya kasi feeling ko talaga malaking maitutulong niya. I'm just gonna share to you yung mga thoughts ko about this app and papakita ko rin sa inyo kung paano siya ginagamit. So yung Hi Native app, available to both Android tsaka Apple. Tapos it contains 110 plus languages. So dami niya talaga, so kung nasa ang panig ka man ng mundo, basta alam mo ang English, ayun, Bessie Bells, merong sasagot at sasagot sa'yo. Tapos, nakakatawa dito mga ka-Bessie is pwede kang mag-sign up. Hindi mo na kailangan gumawa ng, alam mo yung mano-manong account. Kasi di ba medyo nakakatamad yun minsan. Like, magta-type ka ng name, address, ganyan-ganyan, and so on. So, dito, pwede kang mag-sign up using your Gmail, pwede kang mag-sign up using your Facebook, o kaya naman pwede kang mag-sign up using your Twitter. So, andali lang ng mga question form nito. Pwede kang magtanong via picture, pwede kang mag-record ng boses mo. Tapos, pwede ka din mag-send sa kanila ng mismong text kung ganito ba yung spelling. Para kang nasa Facebook, pero Q&A na Facebook. Pwede pala magtanong dito, for example, nasa South Korea ka. So, pwede mong itanong kung saan ba dito may pinakamasarap na samgyupsal, or kung saan pa dito pwedeng mamasyal, or kung saan pwede bumili ng pasalubong, mga ganyan. So, pwede mong itanong dito at may mga native na Koreans na sasagot sa'yo, or kung nasa ang bansa ka man. For example, nasa Italy ka, native na Italians ang sasagot sa'yo. Nire-recommend ko to sa mga taong mahilig mag-travel at magta-travel abroad. I-download nyo tong app na to, especially if hindi naman English yung first language ng country na pupuntahan nyo. Bessie Bells, i-download mo na tong app na to. Basically, marami kang pwedeng gawin sa app na to. Number one, pwede kang mag-ask ng term. Like yung sinabi ko earlier, pwede kang mag-picture ng isang parang signage or kung pangalan ng restaurant or so on na nasa ibang lingwahe na hindi mo naiintindihan at i-post mo yon, merong magre-reply sa'yo na native. Pwede ka rin naman magpa-correct ng sentence mo or ng grammar mo or ng phrase mo dun sa mga natives na iyon. Pwede ka din mag-record ng boses mo. Example, gusto mo malaman kung tama ba yung diction mo or pronunciation mo, like, ano nga sa'yo? And then, magre-reply siya sa'yo. Pwede rin siya mag-record ng boses niya at sasabihin niya sa'yo na this is the right way to pronounce ano nga sa'yo. Tapos sasabihin niya na ano nga sa'yo, ganyan. So, ano nga sa'yo! So, let me share to you kung paano ginagamit yung app. Just open yung Hi Native na app. And then, you can sign up with your either email, pwede kang Facebook, o kaya naman Twitter. So, for example, magsasign up ako using my Facebook account. So, ayan, itatanong niya sa'yo kung ginigain mo ba ng access, pinapayagan mo ba yung app na nagamitin yung Facebook details mo para ma-register ka dito sa Hi Native na app. So, continue as Marian. Dito pala pa nag-sign up ka, so mamimili ka ng parang native language mo at saka yung level kung gano'ng kaka-fluent sa kanya. For example, ako, English, yung level ko is fluent. And then, magdagdag ka ng isa pang language, like kung ano yung first language mo. So, tayo is Filipino. Filipino. I think Tagalog yata dito. So, let's check. Ayan. So, meron ditong Tagalog. So, tayo, Tagalog tayo. And then, we are fluent sa Tagalog.
So kung may iba ka pang alam na language, pwede mo pang idagdag para at least makakatulong ka din, makakasagot ka din dun sa iba na mga nagtatanong. For example, kung nagtanong about sa Pilipinas or nagtanong about ng English, ganyan-ganyan, pwede ka rin sumagot sa kanila. Choose the languages that you're interested in. So dito mamimili ka kung ano mga lengguwahe yung gusto mong matutunan. So ako, gusto ko matuto ng Korean. Korean, ayan. Pwede ka rin magdagdag pa. Gusto ko din ng Japanese. Tapos, dito kung ano yung level mo. Beginner ka lang ba? Or beginner intermediate? Or so on. So ako, syempre, dun lang ako sa beginners. And then, gusto ko rin magdagdag na isa pang language, which is yung French. Ayan, French. Oh! Meron silang French Canada, meron French France. French France, parang French fries. So French France ako. So, beginner lang din ako. So, ngayon na fill out mo na kung ano yung mga languages na fluent ka at kung ano yung mga languages na gusto mo malaman, just hit next. Then, pwede ka mag-register sa kanilang newsletter. So, it's up to you. So, dito, meron silang parang tutorial. Papakita nila sa'yo kung paano mo ginagamit yung app. So, just click OK. Tapos, guys, meron na pala sila dito ang tinatawag na pre-established question format. So, mamimili ka na lang dito na kung how do you say this? Does this sound natural? Or please show me example sentences with blah, blah, blah. Pwede rin what does this mean? Okay naman, what's the difference? So, meron na sila talagang pre-filled na mga questions. So, ikaw na lang yung magdudugtong kung ano yung ilalagay mo doon. Ito pala mga kabesi, pag gusto mo ma-avail lahat ng kanilang, ano mo yon, mga freebies, other features, ma-unlock mo, pwede kang mag-subscribe sa kanila. So, yung 12 months is pumapatak na 266.67. And then, kung 1 month lang naman yung gusto mong i-try, 540 pesos. And then, yung profile mo pala, mga kabesi, ayan, pwede mong i-edit yung photos mo, and so on. Tapos, makita mo yung levels mo, tapos yung mga pagsagot-sagot mo, kung nakakatulong ka ba sa kanila, ayan. So, gusto ko subukan ngayon, meron ako ditong Roman, the lip and cheek tint. So, gusto ko malaman kung shade ba yung nakalagay dito sa ilalim, kasi walang shade to, mga kabesi, sa packaging na mismo, na ito. Nandun lang sa box yung name ng shade niya. So, subukan natin. Pipicturean ko yung lip tint. Ayan. So, I'll just take a photo nung lip tint and then ipapabasa natin to sa kanya. Sa kanila. Yan yung picture. Isisend ko yan. And then, what does this mean? And then, ipopost mo lang siya. Click post. And then, maghihintay tayo ng sasagot sa tanong natin. So, ayan. So, maghihintay tayo ng sasagot sa ating question. Ayan. Sana may sumagot ka agad. Korean, ayan. By the way, mga kabesi, sumagot na pala sa akin si HS1 in native Korean language. Sabi niya ganito, ang ibig sabihin daw ng mga nakasulat doon, yung sinendyang ito is, ayan, Roman juice tint. Tapos, yung shade, ayun, jujube. Tama ba? Tama! Jujube. Hindi ko alam yung tamang basa, jujube or jujube. Jujube yata. So, tama. Ayun, jujube nga yung shade na to. So, ibig sabihin, yung shade nitong Roman is talagang nasa ilalim yung pinaka-shade niya. Yun nga lang, hindi in English. So, hindi natin siya maintindihan. But anyway, ayun, nakakatuwa lang, di ba, na parang you're gonna send photos tapos sasagutin kanila and so on. So, napaka-helpful nitong app talaga na ito. Pag ako nagpunta ng Korea, magpipremium ako isang buwan kahit na 1 week lang ako doon. If ever lang naman na matuloy kami. So, that's it mga kabesi bells. Maraming salamat sa panonood. I hope nabigyan ko kayo ng idea about this application. So, please don't forget to give this video a thumbs up and of course, subscribe ka ng Besi Bell sa channel ko if hindi ka pa subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga vlogs ni Mayora. You can also follow me on my social media accounts. I'm Marian Laig on Instagram, May Laig on Facebook, and May A. Laig on Twitter. Again, maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!